Yan, yun nireseta sa aking skincare line or skincare routine ng Bello Medical Clinic. Yung lahat ng ito nasa loob ng paper bag is worth 23,800 pesos. Ano? Napakamahal! Ba't kayo yung binili? Medyo namamaga pa yung mata ni Mommy Chris. So, takpan natin ng salamin. At aatras ako ng kaunti kasi ako po ay umiyak ng bonggang-bongga kanina. Medyo mabigat pa yung aking pakiramdam. I-share ko sa inyo ha, in a separate vlog, kung bakit ako umiyak ng sobra-sobra. Pero in today's video, I still want to give you good vibes kasi pag-uusapan natin ng skincare. And in fact, finally, ma-share ko na sa inyo yung aking thoughts pagdating sa mga... Yan, yun yung reseta sa aking skincare line or skincare routine ng Bello Medical Clinic. Ito, yung lahat ng ito nasa loob ng paper bag is worth 23,800 pesos. Ano? Napakamahal! Ba't kayo yung binili? Kahit ako, tinatanong ko palagi yung sarili ko, anong naisip ko? Bakit ako pumayag na bumili ng ganito kamahal na skincare? Ayun. So, andito naman na siya. Nabili ko na. Nagamit ko na ng ilang buwan. Kaya eto na, finally, will share ko na sa inyo kung worth it ba talaga siya or effective ba or may mahanap ba tayo mas murang version or ano lang ba talaga dito yung kailangan ko. Also, there's going to be a part 2 kasi iko-compare ko itong 23,800 pesos na skincare routine na nireseta sa akin versus what Bello sells sa market, yung kanilang Bello Acne Pro Pimple Control System. Kasi pareho po itong pang-acne prone na skin. Mukha man ako makinis, I'm still acne prone. A few months back, nagpunta po ako sa Bello Medical Clinic dun sa kanilang branch sa Trinoma kasi nakikita ko na sa salamin yung signs of aging sa face ko kasi I'm not getting any younger. I'm turning 34. So may mga bagay ako na nakikita kong lumalawlaw na. May mga linya na mas lalong lumalalim na gusto kong ma-address sana. So after my Botox and filler experience, which I will be linking dun sa card sa taas or ilalagay ko po yung link doon sa description box sa baba. Ayan, na-share ko din dun sa aking doktora. Sabi ko, bakit po ganun? Lagi ko naman inaalagaan yung face ko. Ang dami-dami ko nga pong koleksyon ng mga iba't ibang klase ng skincare. Bakit oily pa rin yung aking face? Ano po bang pwede kong gawin para mawala na yung oiliness? Pero ayoko naman ng sobra-sobrang dry to a point na parang batak na batak, na parang mapupunit yung balat ko. And for the very first time, in a long, 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 super long time na meron akong trust issues sa mga doktor, lalong-lalo na sa mga derma, eto na nga. Nung narinig ko yung sinabi sa akin ng aking derma, parang sabi ko, ah, okay, unti-unti, medyo pumabalik na yung tiwala ko sa mga dermatologist. Kasi before talaga nako, dami natin mga separate video, no? Story time, pero balikan muna natin sinabi niya. Sabi kong ganun, eh doktora, ang concern ko po, sobrang oily ng aking balat. Ang dami-dami ko pong skincare collection. Ang dami ko nang natry na maganda naman sa face ko. Bakit ganun? Bakit ang laki pa rin ng butas ng pores ko? Bukang-buka pa rin siya. Bakit hindi ma-address ng maayos yung aking skin? Eh hydrated naman ako. Well, moisturized naman. Hindi ko na maalala yung exact words na sinabi niya sa akin, pero parang ganito yung gusto niyong sabihin. Kapag gumagamit ka ng products for a very long time and hindi mo na-achieve yung resulta na gusto mong mangyari, maybe yung product na ginagamit mo is not formulated para doon sa skin concern mo. Sabi ko, simple lang nun, no? Parang no-brainer naman yung sinabi niya. Pero parang na-enlighten ako na sobra. Dapat daw yung pinapahid mo sa face mo ay may magiging resulta. Kasi kung wala, sayang lang. It's a waste of time. Kaya eventually, napunta na tayo dito. Ayan. So sabi niya, sige, meron akong i-recommend sa'yo na skincare routine na susundin mo to address the oiliness ng iyong face and para makontrol yung sebum production. Kaya daw kasi mukhang malaki yung pores ko kasi sobra talaga bukang-buka. Bugang-buga ng mantika masyado yung aking yung mga pores ko, grabe makapag-excrete, makapag-produce ng sebum. Ayan, so i-control yung sebum production para makita natin na may improvement sa quality ng balat. So, ayun. At saka sinabi ko yun sa kanya na acne prone ako. Kasi nakita niya naman yun na dito banda sa jawline, ang dami-dami kong acne dito. Dito siya napuntay. At saka ganun pala yun, kapag acne prone ka, di ba magsisimula siya sa teenage years, madalas, dito yan, sa noo. Tapos, pababa. Ganun siya. Pero bago ako nagpabelo, yung aking acne, dito na lang siya tumutubo
sa likod at saka sa puwet. O, diba? Ang saya-saya! Oy, wait lang ha. Bago may mag-comment sa inyo na, eh, hindi ka naman makinis eh. Kita pa rin namin na malaki yung pores mo, na may blackheads ka pa rin, may sebum plugs ka, tas oka-oka pa rin yung face mo. Let me just share with you guys na late teens hanggang mga mid-20s ko, ganong katagal, ako po ay may acne sa mukha. Tas yung acne ko, yung maganda tingnan pag malayo, kasi mukhang blush eh, putok na putok dito, namumula. Pero pag lumapit ka, kasi sobrang gaspang na mukha ko. At hindi lang yon, maliban dyan, I do get acne dito sa chest area, sa likod ko, and even sa puwet ko. O, diba? And let me tell you na ito na yung pinakamakinis na inabot ng face ko simula nung ako po ay inacne ng bonggang-bongga. Kaya I'm very, very proud of my journey. I'm an acne survivor. Talagang sobrang pinaghirapan ko po na magkaganito yung face ko. Kung sa iba, natural lang na makinis sila. They're born with it. Ako, I had to work really, really hard. Sobrang kailangan paghirapan ko para lang maging ganito yung aking balat. I know you guys can feel me. Hindi ako nag-iisa. At saka may nakakapansin niya rin kasi sa comments, sinasabi niyo na ang kinis-kinis ko tingnan, ang fresh-fresh ko tingnan, ito ba daw talaga ay ang resulta lang ng Botox or fillers or ano ba talaga to? Na mapag-uusapan natin dito sa vlog na to, na feeling ko will be a very long vlog, so grab some snacks, tsikahan tayo tungkol sa ating balat. Pero to tell you honestly, nung sinunod ko tong skincare routine na ito, sobrang nag-iba talaga yung quality ng aking balat. Now ang tanong, eh Mami Chris, kailangan ko rin ba mag-spend ng 23,800 pesos pumunta sa Bello Clinic at itry yung mga ipapakita mo sa amin to achieve the same skin na meron ka? Ngayon, eto na nga. You really have to watch this video from beginning to end kasi I'm gonna be very thorough sa pag-i-explain ng aking experience kasi feeling ko may isa lang product na nandito sa paper bag na to, na yun lang yung aking i-repurchase na feeling ko yun yung pinaka game changer. Ngayon, tingnan na natin kung ano yung nasa loob ng paper bag! So, eto pala yung aking reseta. Hindi ko alam kung dapat pinapakita ko to sa inyo. Pero ayan siya. June 5, 2021 ako naresetahan itong skincare routine na ito. And sa likod, eto na yung mas bagong pangalan ng mga products at saka isa-isa nandyan nakalagay yung presyo. So, eto yung nirecommend ni Doktora na cleanser for my oily, acne-prone skin. Yung Zoe Skin Health by Zine Obagi MD. Tama ba yung pagbabasa ko? Na mga pangalan na ito. Eto yung exfoliating cleanser for normal to oily skin. And ibibigay ko muna sa inyo yung individual price ha. Kasi yung 23,800, yun yung discounted price na yun. Pero eto, if you buy this on its own, it's 3,700 pesos. Next is the Zoe Skin Health na oil control pads na talaga naman nakatulong to control yung sebum production sa aking face, but this thing is like sobrang mahal, 4,500 pesos siya. Eto naman, you only use this during the day. Eto yung exfoliation accelerator, parang HA, ano siya, exfoliator, parang ganun. And this is 5,400 pesos. Eto yung pinakamahal sa kanilang lahat. Another cream na ipapahe during the day ay itong pigment control cream na 5,250 pesos. Ayan siya. Ang liit lang na. Pero 5,000 pesos. Awal-wal. Okay, may version ito na panggabi. Papakita ko sa inyo. Ito yon, si Pigment Control Blending Cream. Kung makikita nyo, merong mix na sticker na nandito. Kasi ito, ihahalo ninyo sa tretinoin. Ito ay 5,250 pesos. At eto naman si tretinoin. Eto yung hinahalo dito sa pigment control cream. Ayan, nakita nyo ba? Ayan siya. Silang dalawa yung magkahalo kapag gabi. Etong tube na to, kaliit nito. This is 900 pesos. And to protect the skin during the day, ayan, kailangan syempre ng SPF. Eto, broad spectrum, SPF 30 to siya. Eto yung sunscreen plus primer. I use this as a primer, pero sometimes I use it alone. And this is 3,900 pesos. So overall, ang ating skincare kabuhayan ay umabot po ng 28,900 pesos, yes. Pero 23,800 na lang siya, except for the tretinoin, I think. Basta yung mga blue, ayun. On sale ko siya nabili, 23,800 pesos. I just wanna feel comfortable. I
could stop it. But why do I let myself get like this? I'm sorry I ever felt like this. I was built from scratch. Now I'm crumpled up. I tried my best just to love myself. But I can't help but feel like this. Like pinkies crossed, I broke my promise. This flood of tears, cause we may wait. Maybe I would think I look okay. I've tried and tried. Myself, but I can't help but feel like this. Like pinkies crossed, I broke my promise. There's four tears, could sweep me away. Maybe I would think I look. There's levels to this life, and this one is mine. I try not. To the morning light, it helps me know I'm still alive. So I think I'll just try to love myself a little harder next time. So ayun na nga friends, si Tretinoin talaga yung pinaka game changer dito sa routine na binigay sa akin ni Bello Medical Clinic. And sobrang hinayang ko kasi ngayon ko lang siya talaga na-discover. Naririnig-rinig ko na ito, pero kagaya nga na nasabi ko sa inyo kanina, di ba? Medyo meron akong trust issues when it comes to doctors, yung mga dermatologists na yan. Kasi, basta ikukwento ko sa inyo in a separate vlog. Pero kagaya nga nasabi nila, better late than never. I wish I started using this nung ako ay may acne. Siguro hindi na tayo umabot sa nagka-uka-uka yung face ko, ayan, at saka mas na-control, at saka mas umikli sana yung mga taon na ako ay may acne, at mas na-control sana siya kagad. Pero ito, lagi ko itong sinishare sa inyo sa Instagram, lagi ko ito nababanggit sa mga vlogs ko na etong si Tret ang tawag ko dito, ayan, etong si Tret, sobrang life changing talaga. To a point na sa sobrang gusto ko siya, hindi ko lang siya nilalagay sa face ko, nilalagay ko din siya mismo sa chest area, sa neck, sa likod, sa puwet, arms, legs, basically my entire body. And to be honest, it really took me a while to figure out na ito pala talaga yung ang ganda-ganda ng effects sa balat ko. And to prove my theory, talagang siningle out ko muna ito. At ito pong mga ito'y hindi ko muna ginamit na mga makailang linggo. Pero ito, tuloy-tuloy ko siyang ginamit with some of my favorite moisturizers. At napatunayan ko po na talagang ito talaga, dito ko nakikita yung kakinisan na na-enjoy ko ngayon ay dahil dito. Which later on led me to believe na I don't think I need to repurchase any of these pag naubos na sila. Siguro kung ako yung magiging kasing yaman ni Jiggy Pacquiao o kaya ni Madam Small Lao, de sige, maya-maya tayo bibili nito. Pero I don't think I would repurchase these anytime soon. Kasi feeling ko, all I need is strength in my routine. So that's it for today's video. Sana nasagot ko lahat ng mga tanong ninyo tungkol dito sa mga pinrescribe sa akin ni Bello at saka some of the questions tungkol kay Tretinoin. Nagagawan ko din ng separate video. Ayan, just ask away para magawa natin ito ng part
2. And iko-compare ko pa pala to, ha, guys, ha. Iko-compare ko silang dalawa. Abangan niyo yung vlog na yon. Itetest ko kung talagang makaka-achieve ba tayo ng makinis na face kung eto lang gagamitin natin. Or need ba talaga si 23,800 pesos na skincare routine. O, diba? Ayan. Thank you so much, guys, for watching this video. I will be linking some of the products na na-mention ko except for tretinoin kasi kailangan nyo po ng reseta ng doktor, ha. Pareseta muna kayo. Hindi ako maglalagay ng link dito kasi, ayun. Anyway, thank you for watching and I'll see you again next time. Bye!